name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Come together as God's family with confidence and let's ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my blood, through my most grievous fault. Therefore I ask blessed Mary, ever virtue, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Almighty and merciful God, graciously keep from us all adversity, so that I'm entered in mind and body alike, we may pursue in the freedom of heart the things that are yours. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of Paul to Titus. As for yourself, let your speech be consistent with sound doctrine. Tell the older men that they must be temperate, serious-minded, and self-controlled. Likewise, sound in the faith, loving, and steadfast. Similarly, the older women must behave in ways that befit those who belong to God. They must not be slanderers, gossips, or slaves to drink. By their good example, they must teach the younger women to love their husbands and children, to be sensible, chaste, busy at home, kindly submissive to their husbands. Thus the word of God will not fall into disrepute. Tell the young men to keep themselves completely under control, nor may you yourself fail to set them good example. Your teaching must have the integrity of serious, sound words to which no one can take exception. If it does, no opponent will be able to find anything bad to say about us, and hostility will yield to shame. The grace of God has appeared, offering salvation to all men. It trains us to reject godless ways and worldly desires and live temperately, justly, and devotedly in this age as we await our blessed hope, the appearing of the glory of the great God and of our Savior, Christ Jesus. It was He who sacrificed Himself for us to redeem us from all unrighteousness and to cleanse for Himself a people of His own, eager to do what is right. The word of the Lord. The salvation of the just comes from the Lord. The salvation of the just comes from the Lord. Trust in the Lord and do good, that you may dwell in the land and enjoy security.
delight in the Lord, and He will grant you your heart's requests. Your salvation of the just comes from the Lord. The Lord watches over the lives of the wholehearted. Their inheritance lasts forever. By the Lord are the steps of a man made firm, and He approves his way. The salvation of the just comes from the Lord. Turn from evil and do good, that you may abide forever. The just shall possess the land and dwell in it forever. The salvation of leader of the church, consider as one of the bishops. Anong sabi niya? As for yourself,
Let your speech be consistent. Huwag pa bago-bago. Huwag pa bago-bago ang isip. At hindi lang basta hindi pa bago-bago ang isip. Baka naman na hindi nga nagbabago ang isip. Pero ano sa with sound doctrine, nakabase sa pamantayan ng ating pananampalataya. Tell the elder men, mga matatanda, that they must be temperate. Sabihin ay hindi maging temperamental. Serious minded, serioso, and self-controlled. Likewise, sound in the faith, loving and steadfast. Ang pasabi, similarly, the older women, siguro ang bahagi yun na kung saan ay binibigyan pansin yung mga matatanda. Sabi na natin, bakit? Sapagkat sila yung tinuturing, yung mga matatanda, yung tinuturing ng mga elders. Hindi lang dahil sa matanda, ngunit mayroong kinatandaan. Ito yung mga sinusunod. Ang sabi ko, must behave in ways that befit those who belong to God. Isang pagkilos na kumikilala na kayo ay kabilang sa Diyos. They must not be slanderous gossips or slaves to drink. Hindi lang pala mga lalaki yung magiinom nung kapanahonan ni Jesus. Kahit pala mga babae. By their good example, they must teach the younger women to love their husbands and children. Halimbawa, para sa mga nakababatang mga kababaihan na magmahal sa kanilang mga asawa at mga anak, to be sensitive, ibig sabihin, sensible sa pangailangan ng iba, chaste, malinis, sa kilos at sa isip, busy at home, maraming ginagawa, hindi lang nagtotong, it's kindly, submissive to their husbands. Thus the word of God will not fall into dispute, disrepute. Tell the young men to keep themselves completely under control. Well, gandi sa mga nakababatang lalaki. Nor may you yourself fail to set them good example. Your teaching must have the integrity of serious. Sound words to which no one can take exception. If it does, no opponent will be able to find anything bad to say about us, and hostility will yield to shame. Tayo kumisan, no? Tayo may good. Pero kumisan, we give exception. Hindi, kapag talagang masabi natin na ito yung dapat na maging pamantayan. At kapag sinabi natin, walang accepted. Tayo kasi kumisan, kapag kamag-anak, accepted. Kapag kaibigan, accepted. Pero bahagi yun, no? Na kung saan ay makita natin, lalo-lalo na kapag ang pinag-usapan natin ay tungkol sa ating pananampalataya. Saka po, napakalaga po yung usapin tungkol sa pananampalataya. Sound doctrine. Anong bagay yung ating pinaniniwalaan?
Ano ba ba yung aming pinangiwakan? Kasi kung minsan, hindi natin ma-determine kung what is doctrinal and what is disciplinary. No? Kung minsan, hindi natin ma-differentiate. Pero alam niyo yung pagpatuloy. The grace of God has appeared, offering salvation to all men. It trains us to reject godless ways and worldly desires. So dapat daw tinuturuan tayo na alisin ang mga bagay na hindi mga Diyos at ang mga bagay na mga mundo. And we temperately, ilang beses pong binahagi rito yung temperately. Ibig sabihin na you control your temper justly and devoutly in this age as we await our blessed hope, the appearing of the glory of the great God and our Savior Christ Jesus. It was He who sacrificed Himself for us to redeem us from all unrighteousness and to cleanse for Himself a people of His own, eager to do what is right. May pabahagi na ang isang pagkilos na kumisa po tayo ay hinahamon. Kasi ang totoong minibigyan natin dito, ano, kapag para may isang kapuparan. Kaya po number one, yung unang binahagi po rito yun. Be consistent in your speech with sound doctrine. Be consistent with your speech with sound doctrine. Ano bagay yung pinanindigan natin? Ano bagay yung tinatawag natin doktrina? Ano pag ibig sabihin ng doktrina? Yung pangunahing katotohanan ng aking pananampalataya. Yun po kasi yung basic doctrine. Ano ang halimbawa? The right to life. Basic doctrine yun eh. Ang karapatan ng mabuhay. Basic doctrine yun. Ano pa? Maybe kabahagi rin dyan. Yung sampung utos ng Diyos. Yung walong pagpapala, yung tutawagin natin ay 12 articles of faith na nakabase doon sa sumasampalataya. Hinahilay ang mga bahagi yung nakusan ay nilalaman ng ating pananampalataya. Yan yung mga gaon sa dapat ay may sapat tayong kaalaman para higit natin na pagnilay-nilayan. Maaaring siguro sa mga pagkataon ngayon ay walang nagtatanong sa atin. Pero kapag hindi natin alam, alam mo kasi ka tayo mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, sabi na natin may pagka-pragmatis. Fragments, bahabahagi. Kung minsan ito lang yung alam natin, kasi bakit? Ito lang yung present na problem. Kaya ito lang yung inaalam natin. Kapag nandiyan na yung problema, tsaka lang natin inaaral. Pwede rin mo yun, pero mali. No? Meron tayong basic doctrine. Eh, kailan kung minsan sa atin, no? Ay hindi namin pinapansin. Isang malimbawa na lamang niya, no? Yung mga umatin ng seminar. Seminar sa Binyag, para sa Manino, Manila. Seminar sa Kumpil. Hindi ko minsan nakikita na ito yung mahalagang maunindihan natin. Kasi bakit? Ito kasi yung ating pananampalataya. Ito yung aking pananampalataya.
Hindi ko minsan natin nakikita yung kahalagahan na, kasi yun ang pagkapasiyan ng ating pagkilos bilang mga nananalig kay Jesus. Sabi nga namin, kung tsaka lang tayo may problema, tsaka lang tayo nagtatanong. Pero hindi namin pinapansin yung mga dapat natin malaman bilang mga isang mabuting Kristiyano. Kaya ano kung isa nangyari sa madali tayo? Madali tayo nahihila sa ibang sekta. Madali tayo nawawala. Kasi bakit? We are not founded on sound doctrine. It's not because we are not founded on sound doctrine, but because hindi natin inaaral ang ating pananampalataya na dapat natin bigyan ng pansin bilang mga mananampalataya. Bilang mananampalataya, ilang komisyon ng hindi natin natutuunan ng pagkaunawa. Pero kayo, siguro, alam niyo, pero yung majority sa atin, pagdasalin mo halimbawa ng dasal na sumasampalataya sa loob kaya ng 10 katao, ilang kaya sa atin ang makapagdasal ng sumasampalataya? Out of 10, wala rin kasi kung minsan tayong mag-aaral, wala rin tayong study. Because we presume na alam natin, yung sumasampalataya. Pero kung talaga ang pagbabasihan natin, ilan talaga kaya ang talagang nakakasaulado? Sa ulado lang, ha? Hindi pa natin yung pinag-uusapan yung pagpapaliwanag. Eh dito nakabasa yung tinatawag natin 12 articles of faith sa dasal ng sumasampalataya. Kasi yun ang ibig sabihin, sound doctrine. Kaya ito po yung ibigay natin ng higit ng panalangin. Bigyan natin ng higit ng panalangin. Sabagat ito yung malaking hawan na pagkilos natin. Kasi kapag tinanong kayo, ano yung pinagbabasigan ninyo ng inyong pananampalataya? Wala tayong isang masabi, simple lang, alin, yung sumasampalataya. Yan ang inilagay yun eh, para yun ang pagbabasigan natin. Ay, kaya kuminsan hindi natin namamalay na isang bahagi mo na kung saan ay kinakailangan natin na bigyan ng higit na pagkilos. Bahagi mo na kung tusin mo ay kinakailangan natin. Isa lang halimbawa, ilan sa inyo apostolado ng panalangin na umaatin ng recollection every year? No? Hindi nyo rin alam. Kasi bakit? Hindi rin kayo mag-check ng attendance eh. No? Hindi kayo mag-check ng attendance. Kung ilan pa lang po mag-attend sino recollection every year sa Paris recollection natin. No? Hindi nyo chine-check. Ay, kaya, bakit hindi yung check? Kasi hindi na nakikita. Hindi, dagdag ka naman yun. It is, kung tawagin natin yung religious exercise. Pagsasanay ng ating pananampalataya. Ba't kinakailangan yung pagsasanay? Eh, sabi ko natin, practice makes perfect. Kung hindi kayo nagsasanay, hindi tayo maging perfect. Pwede nang magawa ninyo, pero ilan ang tama, ilan ang mali, hindi, nagawa ko lang. Hindi. Bahagi yun ang panya. Kaya po,
Yung apat na ibinibigay usali ng Panginoon pala, simple, no? Maliwanag na ipinamanig ni San Pablo. At kahit na po sa ating pong Ibanghelyo, anong sabi po sa Ibanghelyo? Eh, hindi ko ba yung sabihin mo lamang na ako yung nang galing sa pagdadaling. Kundi kaya ako yung nang galing at doon sa pag-aalaga ng mga hayop. Pagdating ko ng bahay, anong sabi nga ay, hindi ba pwedeng sabihin na ako'y kakain na lamang kasama ng aking amo? Hindi. Yung hapon ay binibigyan ito yun, maging katulad ng alipin. Nagtrabaho ka na doon sa kahan, nagtrabaho ka na doon sa hayupan, pagdating mo sa bahay, maglilingkod ka pa rin. And at the later, yan ang nasabihin mo, ako'y abang alipin. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Ay, paano natin maabot yung ganong klase ng espiritualidad? Kung yung una muna ay masabi natin na nagagawa ko ba yung aking tungkulin? Kasi, mas malalim yung panyaya ng Ibanghelyo. Anong sabi? Ako'y abang alipin, ginagawa ko lamang yung aking tungkulin. What is the first part? Yung gawin yung aking tungkulin. What is the second part? Ako'y abang alipin. After na maging isang mabuting alipin, ay sabihin mo na pagkatapos ng magawa, I am just your God servants. Kaya, doon nakikita po natin yung pagkapalalim. Pagkapalalim. Kaya po yung panyaya na ibinibigyan ng Panginoon kapag, kaya po minsan, ano, ay bakit sabi na natin ay chismis tayo ng chismis? Kasi bakit? We are not founded on sound doctrine. Bakit tayo mainit ang ulo? Because we are not founded on sound doctrine. Anong kinakailangan? We have to be founded on sound doctrine. Ano ba yung doktrina ng ating pananampalataya? Kung makikita po natin. Kaya, kung naiintindihan natin talaga yung doktrina ng ating pananampalataya, hindi ka na may pag-ismisan. Because you have no time for it already. Kung you are already maliwanag sa inyo that you are founded in some doctrine, ay you will not spend a moment of anger. Bakit? Ay, yun in aksela mo ng palakon. Maraming pwedeng gawin. Maraming pangdapat na pwedeng gawin. And these things, ayano, hindi mo makuha ito ng minsanan lamang. Hindi mo pwede makuha ito ng tsampahan. It has to be perfected by what? By practice. By practice. So kaya ito po yung dalangin natin sa harapan ng po ang ikapala. Nawa po, patuloy tayo na inyahan na ma-practice natin yung sound doctrine. Kasi pag hindi natin practice yan, hindi pwede sabihin ko lang, alam ko yan. Pero kapag hindi tayo nagpa-practice, hindi natin mapagtitipan ang ating pananampalataya. Kaya, ito yung hamon na ipinapaanyaya sa atin ang buhay kapat. And then, yung pinakahuli, ako'y abang malibin. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin.
Pray, brethren, our sacrifice will be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Lord, with favor we pray, O Lord, upon the sacrificial gifts offered here, that celebrating in mystery the passion of your Son, we may honor it with loving devotion. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Please give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity and even fashioned for a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation. Through Christ our Lord, through him the host of angels adore your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for me and for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord,
the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ may be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring you to the fullness of charity together with Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and who have died in our mercy, especially those who have prayed since November 1 until today. Welcome you to the light of your face. Have mercy on us, Lord, we pray that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit the records of eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in the name of God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, our glory and honors is yours forever and ever. Amen. That we may have a sound doctrine, a practice of what we have believed, and a heart of humility. As we wait in the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom and the power and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to our apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant your peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, if my soul shall be healed.
Prayer to St. Martin, patron of the sea. St. Martin de Porres, you always had sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and now ask for it with great confidence in your goodness and power. The faith word received from them encourages us now to ask your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you are here on earth, you spend your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health of soul.